Nice day ngayong araw. May dumating tayong parcel na magagamit natin sa pagtatato. Bubuksan at iti-check natin kung tama ba itong i-deliver sa atin. Baka kasi iba yung pinadala at hindi pala natin mapapakinabangan. Alam naman natin minsan nagkakaabirya sa pagdi-deliver. O iba yung i-deliver, hindi yung in-order natin. Kaya mas mainam na i-check na rin muna natin. Meron nga akong na-experience. Hindi naman mali yung item na ipinadeliver, tama naman. Ang naging problema, may tumawag sa akin dahil kapag nagpapadeliver tayo ay may contact tayong nilalagay doon. Nagulat ako sa tumawag at tinanong nga sa akin kung natanggap ko na daw ba yung in-order ko. Meron kasi akong in-order na gamit ko sa pagtatato at kaya tumawag sa akin yung mismong pinanggagalingan ng parcel dahil nakalagay doon sa kanila na missing nga yung item. Pero nakarang araw pa nga na i-deliver sa akin yung parcel. Nagulat nga sila na natanggap ko na, pero bakit kailangan nilang hanapin dahil i-deliver dapat nila nung araw na yon? Nagulat nga ako sa tumawag dahil nasa akin na yung item, pero hinahanap nila dahil missing nga daw yon. Missing sa kanila yung item, pero nabayaran ko na yung i-deliver sa akin. Ang daming ang nagkakaabirya sa gantong sistema. Kung hindi tama yung i-deliver, meron namang ibang dumidiskarte at hindi talaga pumapatas. Hindi man lang nila naisip. Lahat ng item ay may puhunan. At yung iba naman na dinadaya yung nilalagay na parcel, di man lang nila naisip na pinaghihirapan yung pinambibili doon. Nagtatrabaho o pumapatas yung umuorder, bandang huli mali o hindi tama yung pinapadeliver. Meron talagang hindi lumalaban ng patas. Kaya kailangan talaga kapag umuorder, kailangan i-check yung shop kung legit, kung marami nang bumili at kung marami ding magagandang komento. Ako nga din ay madalas sa online na bumibili. Pero ang kagandahan, kung ano naman yung in-order ko, yun din naman yung nakukuha ko. Kailangan talaga kasing i-check bago umorder kung legit ba yung shop na pinag-o-orderan. At kung walang bumili at walang magandang komento, hindi talaga ako bumibili doon. At ito nga ang in-order natin ay stretch film. Ginagamit nga natin to pambalot na mga gamit natin sa pagtatato para mabawasan yung contamination sa mga gamit, para kahit papano tatanggalin na lang yung balot pagkatapos ng session. At syempre kailangan pa rin naman linisan yung mga ibang ginamit sa pagtatato. Ito kasing stretch film, nakakatulong para hindi direct yung mga dumi o mga dugo dun sa mga ginagamit sa pagtatato. At ito nga ang inoorderan natin ng stretch film ay may mga size din. Meron ngang maliit at meron din sumunod doon sa maliit. At meron pa ngang mas malaki dyan. Depende kung anong stretch film yung gusto mo, malaki o maliit man. At ito nga rin yung isa pang ginagamit natin sa pagtatato, double-sided tape. May mga size nga rin ito. Meron maliit, meron pang mas malaki. Bali ito, ginagamit to para doon sa mga inka, para maiwasan na matapon yung mga ink. Dahil ayun din kasi yung mga kadalasan na nangyayari kapag nagtatatuna. Minsan tumataob talaga yung mga inkap. Bali itong double-sided tape ay makakatulong para maiwasan yung mga ganong pangyayari. Inidikit nga lang yung mga inkap dyan. At kapag gusto mong malaman kung saan ko in-order yung mga to, lalagay ko na lang din sa comment section yung link.